Mga katrops, welcome back sa akin channel, SportsRockPH. At may pag-usapan natin ng balitang, sinisisi na nga po ni Joel Embiid ang kanyang mga teammates sa sunod-sunod nilang pagkakatalo sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging Game 3 ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Nakuha nga po sana mga katrops ng Philadelphia 76ers ang unang panalo sa kanilang series corner sa Boston Celtics sa kanilang Game 1. Ngunit simula nga po niyan ay hindi na rin naman nga po sila dito manalo-nalo sa pagkakatambak nga po nila sa Game 2 at ang sobrang nakakadismen nilang Game 3 sa loob ng kanilang home court. Kaya kahit man nga po kompleto na ang kanilang lineup sa paglalarong muli ng kanilang MVP na si Joel Embiid ay lubog pa rin nga po sila sa 1-2. At ang mahirap pa nga po dyan mga katrops ay sobra rin naman nga po silang nahihirapan na manalo bunsod ng pag-struggle ni James Harden na naging maalat ang shooting sa kanilang huling dalawang laro. Kaya hawak na nga po ng Boston Celtics ang buong momentum ng kanilang serye at marami na rin naman nga po mga NBA analyst ang naniniwala na ilalaglag na nga po ng Celtics ang 76ers sa playoffs. At dahil nga po sa sunod-sunod na pagkakatalo ng Philadelphia 76ers ay kinall out na rin naman nga po niya ang kanyang mga teammates dahil sa malalamyan itong performance especially si James Harden na bigla na lamang nga pong nanlamya ang laro simula nang bumalik sa kanilang lineup si Joel Embiid. Pero hindi rin naman nga po ito masama sa kanilang teammate, gayong kailangan na nga po talaga sila mag-step up at manalo sa kanilang Game 4 kung gusto man nga po nila makasurvive pa sa kanilang serye corner sa Boston Celtics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging Game 3 ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Kahit man nga po mga katrops, maagang nag-init sa kanilang Game 3 si D'Angelo Russell sa sunod-sunod na pagpasok ng kanyang 3-pointer ay tinatapadan na rin naman nga po ito agad-agad ng mainit na shooting rin ng Warriors sa paungunang muli ni Klay Thompson. Gaya nga po ng nagdaan nilang laro ay hirap pa rin naman nga po ang Lakers na makapagtala ng puntos lalo na sa LeBron James na hindi mo naka-score sa unang quarter kaya dahil nga po dyan ay maaga nga pong lumamang ang Warriors sa kanilang laban. Ngunit agad rin naman nga pong bumawi ang Lakers sa kanilang laro sa pamamagitan ng pagsalaksak nila sa ilalim ng basket at sa pagkuha nila ng foul. Kaya naibaliktad rin naman nga po nila ang kanilang laro at nakuha pa nga po nilang double digit na kalamangan sa pagtatapos ng first half. At sa pagsisimula nga po ng second half mga katrops ay mas naging agresibo pa nga po ang Lakers sa pagsalaksak sa ilalim ng basket sa paunguna naman nga po ng pagiging dominante ni Anthony Davis at LeBron James na siyang rason ng pagangat pa ng kanilang kalamangan. Pero sinubukan pa naman nga po ng Warriors na humabol gamit ng kanilang shooting at ang pagiging agresibo rin ni Andrew Wiggins. Subalit sadyang hindi pa rin naman nga po yun naging sapat para talunin ng Lakers sa kanilang Game 3. At sa pagkakapanalo nga po ng Los Angeles Lakers ngayong araw ay umangat na nga po sila sa 2-1 sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel SportsRockPH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.